water sign, Cancer, Scorpio, and Pisces. This is your gem in your tarot reader. So, water sign, alamin natin ang sitwasyon na na-encounter or may encounter mo. Just a reminder, this is a general reading. So, this may or may not resonate with you. So, don't take it personally. This is just a guide. This is also a timeless reading. So, kung mapanood mo ito sa ibang panahon at ibang pagkakataon, possible na nakatadhanang mapanood mo ang reading na ito. Maaaring yung mga advice and messages na mapupull out natin ay makatulong sa iyong sitwasyon. Also, please like, share, comment, and subscribe for more videos. Water sign, Cancer, Scorpio, and Pisces, salamat sa pagsuporta at pagsubaybay sa ating channel. Na-appreciate ko lahat ng comments and messages nyo sa ating videos. Water sign, Cancer, Scorpio, and Pisces, give me your energy. Water sign, Cancer, Scorpio, and Pisces, give me your energy. Water sign. Okay. Water sign, you have keys on a ring. Many options, decision, and conventional string along one night stand. Diba? Many options. Alamin natin. Keys on a ring. Maaaring maraming pinapangakuan. Maraming options. Let us see. Water sign, Cancer, Scorpio, and Pisces. Give me your energy. Ano ang sitwasyon na na-encounter mo with kiss on a ring? Water sign, Cancer, Scorpio, and Pisces. Give me your energy. Water sign? Okay. Water sign, you have Six of Wands. A fire sign, Aries, Leo, and Sagittarius. Ten of Swords, an air sign, Gemini, Libra, Aquarius, and the Sun. Maaring someone recognizes you. Diba? Six of Wands. A kind of victory sa buhay mo. Kiss on a ring. Many options. Dahil siguro sa magandang tinatamasa mo or maaaring ito yung energy ng person mo. Ang dami niyang nararating sa buhay, nakakamit sa buhay. Nagkakaroon siya ng many options. String along. But very soon, kung ano yung pinagdadaanan mo with this person, matatapos din and you will have a new hope. Let us see. Bagong pag-asa, bagong simula. Give me the Six of Wands in your energy. Water sign, Cancer, Scorpio, and Pisces. Okay. Water sign, you have Page of Wands. A fire sign, Aries, Leo, and Sagittarius. And Page of Swords, an air sign, Gemini, Libra, and Aquarius. Medyo immature yung energy ng person mo. Maaring person mo ito, water sign. May immaturity. Hindi pa siya nakakapag-decide ng yung alam mo yung desisyon na kailangan mong panindigan. I'm sensing that this person is just stringing along all the options na meron siya. Parang sasabihin niya lang para maging okay sa tingin mo, water sign, pero yung totoo, hindi niya kayang panindigan. Kung ano yung pangako niya, pinapangako niya sa'yo, parang laging napapako. Walang isang salita. Kasi pag kung ano yung sinasabi niya sa'yo, iba sa kung ano yung totoong gusto niyang gawin. Puro pangako. Diba? Nafe-feel ko na masyado siyang na-overwhelm sa victory na tinatamasa niya. Parang promise siya ng promise dahil sa
mga responsibilities na inaako niya, hindi niya naman kayang gawin, diba? Nagiging burden ito. Maaaring meron din siya mga pinapaasa. Page of Wands. Pinapangakuan. Pero, hindi niya pinaninindigan. Walang isang salita. Let us see the Ten of Swords in your energy. Water sign, Cancer, Scorpio, and Pisces. Give me the Ten of Swords in your energy. You have the Nine of Swords, an air sign, Gemini, Libra, and Aquarius. Five of Cups, a water sign, Cancer, Scorpio, and Pisces. And Eight of Pentacles, an earth sign, Taurus, Virgo, and Capricorn. Diba? This is some kind of a burden. Na maaring dahil nga sa mga tinatamasa niya, nagkakaroon kayo ng problema. Maaring water sign, ito yung gumugulo sa isipan mo. Yung person mo kasi, di ba, minsan parang on and off kayo. Andyan siya, minsan wala. Marami siyang pinapaasa. I'm sensing na maaring nagkakagusto pa rin siya sa iba. Kasi yung person mo, gusto yung attention. Di ba? Gusto niya to. Masaya siya sa ganitong sitwasyon. Kaya marami siyang pinapangakuan, pero hindi niya tinutupad. There's a negative energy sa sitwasyon na ito. You have to let this go. You have Eight of Pentacles. Siguro mag-focus ka na lang sa trabaho mo, sa career mo. Mag-focus ka sa bagay or sitwasyon ng buhay mo na ika-i-improve mo kaysa nagpapaka-stress ka sa person mo na yan. Kaysa nagpapaka-stress ka, kakaisip sa kanya. Hindi ka makatulog sa gabi. You have to let it go. Kung ganun na siya, wala ka na magagawa. Kasi hindi siya sincere. Hindi pa siya matured enough. Diba? Hindi pa niya alam ang tunay na responsibility sa buhay. Medyo immature ang person mo kasi masaya pa siya sa attention ng iba. Let us see the Sun in your energy. Water sign, Cancer, Scorpio, and Pisces. Give me the Sun in your energy. Okay. You have Five of Swords, an air sign, Gemini, Libra, and Aquarius, and Six of Swords, an air sign. Diba? You have to end it. Tapusin na. Kung tingin mo yun ang tamang desisyon. If you want to have a better life, you have to let go and move on. Kung kakayanin mo, water sign. Kasi parang feeling mo, at the end of the day, wala ka rin naman magagawa sa sitwasyon. Mapapagod ka lang kakaiyak sa kanya. Mapapagod ka lang sa kakaisip sa kanya, mai-stress ka lang. You have to let go kung tingin mo na yun ang tamang gawin. Kung ano yung desisyon na gagawin mo, yung alam mong makakabuti sa iyo, yun ang gawin mo. Diba? Maaaring kayo ay may anak na. Kung di niya mapanindigan ang inyong pamilya, humanap ka ng pag-asa sa mga anak nyo, sa anak mo. Sila yung gawin mong reason para bumangong muli. Sa mga problema pinagdaanan mo with your person, kailangan mo mag-move on. Kung kaya mo na. So, nasa sa'yo yung desisyon, water sign. Ikaw ang makakapagsabi kung kaya mo pang mag-stay sa sitwasyon na ganito. Let us see. Water sign, spirit guide, give us a message for water sign, Cancer, Scorpio, and Pisces. Water sign, you have, when I see good in others, I acknowledge it out loud.
maaaring yun yung napapansin mo, there's a good personality pa rin yung person mo. Maaaring dun ka nagstay. Yun ang reason mo kung bakit ka pa nagstay. Kung kaya mo pa siyang mabago, then so be it. It is your decision, water sign. I send a prayer of love to all beings in need of a miracle. Diba? You have to attract positive energy for you to give love to others. Kasi kung puro negative energy yung nasa isipan mo, nai-stress ka na, paano ka makakapag-send ng love and prayers to others? I am committed to bringing forth my greatness. I will no longer play small. Diba? Be smart enough and wise when to let go. Mag-focus ka sa family mo. Mag-focus ka sa career mo, sa business mo, sa kung saan ka uunlad. Let us see, Oracle Guide, give me some message for water sign, Cancer, Scorpio, and Pisces. Okay. Water sign, balance, spirituality, and practicality. Diba? Balance. Mahirap ang sobra, mahirap din ang kulang. Balance. Kung magmamahal ka, magtira ka para sa sarili mo. Huwag mong kalimutang mahalin ang sarili mo para may maiwan at matirang pagmamahal sa'yo. A new start, a new romantic cycle begins. Diba? New romantic cycle. Maaring yung romantic cycle na yan sa family mo, sa loved ones mo, sa mga taong worth ng pagmamahal mo, yung deserving ng pagmamahal mo. It's time to release negativity in your life. Let it go. Pero at the end of the day, water sign, it is your decision to make. So thank you, water sign, Cancer, Scorpio, and Pisces. Please like, share, comment, and subscribe for more videos. Thank you, water sign.